Nasunugan ang nasa 800 pamilya sa Kainta sa Rizal. Dalawa ang patay sa sunog, kabilang ang isang senior citizen. Umabot na po sa pinakamataas na alarma ang sunog bago na apula. Tinutukan niya ni Darlene Kay. Mula sa himpapawid, kita ang lawak ng sunog sa mga bahay sa San Buena Compound, Barangay Santo Domingo, Kainta, Rizal. Pasado alas 5 ng hapon kahapon ang magsimula ang sunog. Ayon sa BFP, nahirapan silang apulahin ang sunog na tumagal ng halos 5 oras. Sa type of materials po ng ating mga structure, talaga pong mabilis po pagkalat yan because light materials po ang yari ng ating mga residential po. Umabot sa 42 truck na bumbero ang rumispondi sa sunog. May mga bumbero na galing sa ibang lugar ang nahirapan dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Malaking factor po talaga ang traffic condition po, lalo na po dito sa papunta rito, Metro Manila. Kabilang sa mga nasunugan si na Roji Garcia. Pinundan ang asawa ko bago siya nawala ng bahay na iniwanan niya para sa mga anak niya. Wala na. Ang kapitbahay niyang si Ederlina, nawalay pa sa kanyang mga kaanak habang lumilikas. Takbuhan na kami. Yung mga gamit namin, di nasalba. Si bebe, bet ko ito. Kung nanay ko, naiwanan ko. Pero di tulad ni Naroji at Ederlina, dalawang residente ang hindi pinalad na makaligtas. Nasawi ang 81 anyos na si Maria Rebucas at ang 26 anyos na si John Bel Lorenzo. Posible raw na trap sila sa kanilang mga bahay. Sa ngayon, inaalam pa kung paano sumiklab ang apoy na tumupok sa humigit kumulang 6 na milyong pisong halaga ng ari-arian. Nasa 800 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Ayon sa lokal na pamahalaan, pag-aaralan pa kung magdedeklara ng state of calamity sa barangay. Bukas sila sa sino mang nais tumulong sa mga apektadong residente. Darlene Kay, Nakatutok, 24 Oras.